Guys, kwento ko pala sa inyo tungkol sa PE teacher ko noong isang araw Monday March 6 pumasok si ma'am sa aming room dahil time niya ito sa PE mga 2:30 ng hapon tapos agad naman nag-quiz si ma'am Hailey at binigyan niya rin ako ng challenge na kapag ma-perfect ko yung quiz, makakatikim ulit ako sa color pink niyang bibing kasi sinabi niya talaga ito sa chat bago siya pumasok sa time na yon. Ang quiz na yon para sa akin big challenge na dahil wala akong nalaman sa ginawa niyang quiz, hindi kasi ako masyadong makikinig kapag PE subject na kahit si ma'am Hailey pa ang teacher nito, hanggang sinubukan ko pa rin kunin ang perfect score kaso hindi talaga kaya pagkatapos ng checking 20 over 30 lang nakuha ko na score. Pagkatapos sa lahat ng checking umalis na agad si Ma'am Hailey pero nagulat na lang ako sa chat niya sa akin. Sinabi kasi niya dito sa chat na kapag mga 5 ng hapon sa bahay muna nila ako dumaan dahil siya lang mag-isa sa mga time na yon. Dahil lahat ng mga members sa kanyang pamilya ay pumunta sa kabilang barangay kasi birthday sa pinsan ni Ma'am. Nauna lang ang pamilya ni Ma'am samantalang siya ay susunod lang ito dahil may service naman ako na motor. Inutusan kasi ako ni Ma'am na ihatid siya sa may birthday kaya ang motor ko ang kanyang sasakyan patungo sa may birthday. Pero bago yan sinabi sa akin ni ma'am na kahit hindi ako perfect sa quiz ng PE subject niya makascore pa rin ako. Dahil niyaya naman ulit ako ni ma'am at sinabi niya sa akin na makascore pa rin ako kahit hindi perfect. Kaya agad kong dinilaan ang mga labi sa maganda kong teacher sabay hinimas ko ang dalawa niyang bundok at tinanggal ko ang takip nito. Katulad ng mga naunang pangyayari ganun pa rin ang gagamitin ko na ingredients para mawala ang pagod ni ma'am at makaramdam siya ng saya at sarap. Kaya hindi nagtagal hinimas ko na rin ang color pink niyang bibingka tapos pinasok ang kamay ko sa kanyang uniform pants na sa ilalim nito ay ang maiinit niyang bibingka. Habang hinimas ko ito sa loob naramdaman ko na rin ang unti-unting paglabas ng kanyang mga gatas na malagkit galing sa loob ng kanyang bibingka. Kaya naramdaman ko na rin na nasarapan na masyado si ma'am dahilan upang dahan-dahan ko na rin inalis ang pants at takip sa kanyang bibingka. At doon tulad ng dating ingredients kinain ko ito sabay hinimas ang ibabaw ng butas na may mga maliit na damo na color black. Habang ginawa namin ni Ma'am ang masayang bagay bigla na lang tumawag ang kapatid niya at sinabi nito agad na inatake sa puso ang lola nila, kaya dahilan ito para hindi matuloy ang masayang araw na binubuo namin ni Ma'am at hindi na nagtagal si Ma'am agad itong nagbihis para mapuntahan ang lola niya sa malapit na hospital kasi doon dinala ng kanyang kamag-anak at kapatid agad kung hinitid si Ma'am doon at sinabi ng kapatid niya na halos 1 hour na sila doon at mga 30 minutes na yung nakalipas nung tumawag siya, bigla na lang lumapit ang doktor sa kanila at binalita na okay na ang kalagayan sa kanilang lola, kailangan lang ito magpahinga ng 2 araw sa hospital at pwede nang umuwi pagkatapos nito. Pinakita na rin sa doktor ang mga bawal kainin ng matanda para makaiwas sa high blood na pwedeng magdulot ng heart attack at sinulat ito sa maliit na papel. Ang kapatid na ni Ma'am Hailey ang magbabantay sa hospital dahil may pasok pa siya kinabukasan sa school. Matapos tignan ni Ma'am ang kanyang lola, hindi na kami nagtagal sa hospital agad kun ang hinitid si Ma'am sa kanilang bahay samantalang ako diretso lang sa pag-uwi kapag mahatid na si ma'am, siguro mga 15 minutes ang nakalipas na karating na kami sa bahay ni ma'am at pagbaba ni ma'am may sinabi siya sa akin na sa susunod na araw natin yun tapusin at sana hindi mo ako iwan dahil antayin kita hanggang makatapos ka sa pag-aaral mo. Kaya sinagot ko siya at sinabi ko na rin kay ma'am kung kailan niya ako sasagutin. Agad naman sumagot si ma'am nang matagal na kitang sinagot, hindi ko na lang nasabi sa'yo dahil parang tayo na kasi kapag makipag-performance ako sa'yo sa kama susunod ka naman. Para sa akin swerte ako sa teacher ko sa PE subject dahil maganda at sexy ito tapos ang linis ng katawan niya, bata pa rin ito dahil 25 years old pa si ma'am.